ang headline, Aegis, hinamon pa ni Mystica. Kahit na si Mystica ng araw ang medyo mali sa eksena, ito pa raw ang naghamon. Ano ba ang eksenang ito? Ito po ang kwento, mga kaibigan. Parehong naimbitahan sa birthday ni Ines Veneracion ang Aegis Band at si Mystica. Ang Aegis may set sa party dahil sila nga ang kakanta. E kakanta rin pala si Mystica, so nagpaalam ito kay Ines na jumoy na lang siya sa set ng Aegis. Eh okay naman daw sa Aegis, kaso ito na. Kumanta ng Aegis song si Mystica na sariling version niya, and it goes as something like this. Sige, go. Kaya lang? Sige. Ayoko nang manganak. Ayoko na umiri. Ano ba yan? Ayoko nang humili. Nasasaktan ang tas bleep. No-offense, syempre, yung Aegis sa ginawa ni Mystica, kaya nag-pack up at nag-walk out ang banda. At si Mystica humirit pa na kung professional sila, hindi dapat nag-walk out dahil baka nainis lang daw sila kasi nagmuha silang backup singer ni Mystica. Ako, kailangan makuha natin ng ano. Ikaawin na naman si Mystica. Kailangan makuha natin ang side ng Aegis at yung side ng pareho para correct. Para malaman natin ang totoo. Yun ang hindi natin alam kung ang mga Aegis ba ay nakalabas na sa parlor kasi nagpapakulay ng iba dyan. Ayoko na ang mga na. Lagdinas. Mabuti pa, Mare. Ito na yung sinasabi ni Kuya Lar para maliwanagan po ang isyong ito. Correct. Mabuti pa, maakapanayan po natin ngayong umaga sa pamamagitan ng telepono si Mystica. Magandang umaga sa'yo, Mystica. Hello, good morning po. Good morning. Mystica, ano bang nangyayari sa party ni Ines? Ay, ganito po kasi, I was invited talaga to perform there. Ang pagkakaalam siguro ng Aegis, parang sumingit lang ako from nowhere. Pagkatapos, binigbigla daw in-upstage ko sila. Hindi po, nagpaalam po muna ako doon sa dalawang host and at the same time kay Ines Veneracion since it was her birthday. So ngayon, tamang-tama po na naka-line up yung mga three songs ko, Luha, Help, at saka Total Eclipse. Which I know talaga na yung kanta naman nila yung Luha, plus alam ko naman talagang talagang tinutugtog nila yung Help at saka Total Eclipse. So sinamantala ko naman yung chance na para at least makita naman po ng mga tao na I can sing yung mga ganung kanta rin, na hindi lang yung ang gusto ko sa lalaki, yung parang ganun, di ba? So I wanted to show naman po na kayang-kaya ko rin bumanat ng mga ganung klase. So of course, at the time na tamang-tamang kantahin nila yung Luha, eh samantalang yun ang binigay kong lineup ko, tapos instead na madoble later nakakantahin kulit, isingit na lang ako. So ganun, tamang-tama po na talagang hinabol po ni Ines na, ay ito na, tama na, Mystica, hindi ka na, saring ganun. So talagang ipinush talaga ako doon. So in the middle of the song, kinanta ko na yung version ko. Which I thought na, hey, it was so funny for everybody. Dahil talagang hiyawan sila, talagang they were very, very happy about it. Diba? So I thought I was giving an entertainment, nakakaiba naman. Mystica, first time mo bang kinanta ang Luha version mo sa harapan nila? Harapan po ng Aegis. Pero the truth is, kahit saan po kasi ako pupunta, kahit sa mga ibang-ibang tistahan or whatever, lagi ko pong kinakanta yung Luha. And before that, lagi kong sinasabi na, oh, alam niyo ba yung kanta ng Aegis? Ganun talaga, ito no promote ko po. Pero alam mo rin na originally ito ay ginawa ng Aegis. Silang magalit. Kasi mami, problema yata is because nga of the words na pinalitan po. Correct. Parang if you sang siguro yung kanta lang po nila na as it is, baka siguro hindi naman sila na-offend. Oo. I'm not really sure po kung na-offend sila dahil I'm sure naman na para sa kanila talagang ako nga kung ako yung kinakanta yung kanta ko tapos ganun ang ginagawa, tuwang-tuwa nga ako diba? Para sa yun, Mystica, para sa ibang tao, may mga iba-iba tayong mga different strokes for different folks. That's true. Kung ganun po ang pananaw nila, if they really felt na talagang na-imbiyerna sila because I changed the lyrics, I'm really sorry. Paulit-ulit ko na pong sinabi yun. I'm really sorry kung ganun man ang feeling nila na nabastos ko yung kanta nila. Pero para sa akin, kung ako po ang nasa kalagayan nila, I would feel better. At least kinakanta pala ng ibang tao yung kanta ko. At saka yung pinapadinder. Ibig sabihin, tuwang-tuwa pala sila sa kanta ko kung ako man sa kanila. So I feel sorry kung ganun po ang pananaw nila sa lyrics nila. Hindi ka nalulungkot, Mystica? Parang eto na naman, may nangaaway
kaaway na naman sa'yo. Kaaway ka na naman. Alam niyo po, sa totoo lang, katulad yung sinabi ko, hindi naman po ako pumunta doon para mang-away. As a matter of fact, yung ginawa ko po na, it was also my boyfriend's birthday at that time. Talagang, hinabol ko po talaga yon. And then the reason also kung bakit gusto ko na pong isa lang ako at that time, para mabalikan ko naman po yung iniwan kong birthday ng ano, ng boyfriend ko dito sa bahay. Okay. Pero I didn't expect talaga na ganun po ang mangyayari. So, para po, oh, pero malinaw po yun, di ba? Na, nag-apologize. Public apology na po si Mystica. At sana ay marinig ito ng mga taga-AGs. Or if ever man, bukas din ang ating programa para naman sa side ng mga taga-AGs. Oh, okay. Oh, saan? At saka yung sinasabi po nila, in-update ko sila, naku po, hindi ko po talaga, ano, hindi wala ko sinasabi yung ganun. Kung nagustuhan po ako ng audience, kung talagang maganda yung ano nila sa akin, well, tapos sila parang nag-mistulang backup dancer, ano, backup singers ko na lang. So, naku, hindi ko rin po sinasadya yun, sa totoo lang. Dahil, of course, is time naman na nakikiusap ko sa mga iba't ibang banda, they would feel so proud naman, at least binabackupan nila ako. Pero kapalitaran pong nangyari ito. Kaya if they felt talaga na gusto nila ipack up after that, well, I'm sorry talaga. Sa totoo lang, I'm sorry. Pero sa akin lang naman, sana itinuloy na rin nila yung kanilang ano, di ba? Kung talaga yung set. Sana ito, ako nga pong napahiya sa mga talaga. Ako yung parang feeling ko na bastos at that time. Dahil, of course, kahit sino sa audience, kung ganun ang naging reaction ng ages, of course, mapapahiya. Diba? Na-embarrass tuloy ako ng feeling ko po. Okay. So, Mystica, maraming salamat sa narinig namin ang panig mo. Yes. At, as I say again, I feel sorry kung ganun po ang nasinig. Oh, hindi naman palaban si Mystica. Nagsasorry na siya. Okay, thank you very much, Mystica. Thank you, Mystica. Siyempre, bukas din po ang linya namin sa Aegis Band. Sakaling gusto nyo din pong ipahayag ang sa amin ang inyong reaksyon sa isyong ito. At ayan, ayan po, pwede kayong tumawag dito sa amin. Yes. Naku, Mari Eagle, talaga mainit na mainit ang umaga natin, ha? Yes, Mari, ika nga ni Mystica, kahit split man tayo. Ano pa? Kahit naka-split man tayong dalawa ni Kuya Lar, okay pa rin. Tuloy pa rin ang saya dahil mamaya, pag nakatutok sa unang hiri, talo na doon at mahuhuli ko, premium.